pinagmulan o sa ating administrasyon ay tayo po ay nagsimula na rin po mag-reach out regularly. Magandang araw po mga kabarangay. So welcome po sa ating weekly COVID-19 updates. So ang ating COVID updates no ay aired sa ating mga social media accounts, sa ating Barangay San Antonio Pasig City page at sa ating Barangay San Antonio Pasig Web TV page. So hinihikayat ko ang lahat ng ating mga kabarangay na panoorin, 'di ba? Maging part ng habit po natin na panoorin yung ating weekly updates. Dahil syempre, bukod sa mga pinopost namin, naririnig nyo rin mula po sa akin kung ano talaga ang mga kaganapan dito po sa barangay. So, kamusta po tayo? How are we dealing with MECQ? Siguro, dinanas na rin naman natin ito dati. Alam na rin naman natin ano ang mga bawal, ano ang mga pwedeng gawin. Kung ako po, tatanungin nyo, syempre, stress din po kami ngayon, no? Dahil alam naman po natin na tumataas ang bilang. Barangay San Antonio has not been spared also of new cases. Pero rest assured, no? Ang ating komunidad naman ay ginagawa naman po ang lahat para po ating matugunan kung ano man ang mga pangangailangan ng ating mga kabarangay, no? Humahaba na rin buhok ko. Lalo, no, hindi pa ako nakakapagpagupit since ECQ. Bakit? Kung ako tatanungin nyo, siguro that's part of my personal vigilance, hindi ba? Hindi dahil hindi ko nami-miss ang aking barbero, pero yun nga, we will always think yung what if, di ba? What if 2-3 days after magkasakit ako, maaring exposure ko kay barbero. Kung 2-3 days after si barbero naman magkasakit, maaring may exposure sa akin, or yun yung unnecessary stress eh. Naku, baka hawa ako or what, di ba? So, yun yung mga, hindi ko sinasabing gayahin nyo, pero ang akin lamang po, siguro isa sa ating mga sandata talaga, no, para hindi maka-contract nitong virus is really personal vigilance, no? Pang sarili na, sariling kusa, no? Yun na ho talaga ang ating hinihikayat sa ating mga kabarangay. So, diretso na po tayo ngayon, no? COVID-19 updates na, mga updated figures na ho tayo, no? So, as of August 12, 3 PM, ang ating positive cases po ay 86. So, 86 na po. Nadagdagan na naman po tayo, no? 86 cases. Pero ang recoveries po natin ay 53 na po. So last week 39, ngayon po 53. So that's what? 14 recoveries. So ang laking bagay po nito. Nagpapasalamat din po tayo na ang ating mga cases, mga active cases natin ay tuluyan na pong gumagaling. No? Meron pa rin tayong 3 deaths. Hindi na nadagdagan to. Awa ng Diyos. Maraming salamat. And ang ating total active cases po ay 30 or 30. No? So sa 30 active cases po natin, wala pong ano dito, wala pong severe, no? So all of them are mild cases, if not showing any symptoms at all. So yun nga, tulad nga ng sinasabi natin, no, ito yung nakakatakot sa COVID, no? Ang inyong kausap, ang inyong ka-interact na tao, walang symptoms, but because of accessibility of testing, pag tinest sila through swab, PCR test, nagka-come out na positive. Diba? So, again, andyan ang importance nga ng physical distancing. Kahit kausap nyo, positive patient, pero kung may proper distancing kayo, hindi kayo basta mahahawa. Diba? Or the risk factor is very low. No? Compared dun sa walang distancing, nag-uusap kayo ng walang mask. Diba? Kaya, sabi nga natin, just treat everyone na kausap nyo na as if COVID positive siya. Diba? Hayaan nyo na kung sumamaloob niya na ano ba, nandidiri ka ba sa akin? Diba? O ikaw naman, iwas na iwas ka. Pero sa huli, maniwala kayo, hindi nyo pagsisisihan. Dahil kung sino man yun,
nakausap nyo. Kung siya man ay positive, eventually, pagtawag sa inyo ng contact tracers at sabihin at tanungin kung anong inyong interaction with him or her, masasabi nyo na, ay hindi, malayo naman po ako sa kanya. Or wala naman po kaming naging talagang close contact na as if nag-share man kami ng baso, walang ganon, di ba? So, yun naman po. Ako, isa sa, yan ang sinasabi ko po lagi. Treat everyone as if may COVID para maging mas conscious kayo pagdating lalo sa distancing. So ang Metro Manila, no, ating lungsod din Pasig na kasama ng NCR is still under MECQ, no. And this will go on until August 18. So ang inaabangan natin is kung after August 18 kung ang modified ECQ ay may extend ba? Babalik na ba tayo sa GCQ? Siguro kung ako po tatanungin, mas gusto ko na ma-extend ng konti, no? Besides, bukas naman ang mga industriya halos. If not 90% of the industries or 80% of the industries na that are providing jobs and consumerism ay operational, no? Hindi man 100%, pero kasi kahit naman GCQ, hindi pa rin 100% eh, di ba? Kung hihingi nyo ang aking opinion, pag-isipan nyo rin mga kabarangay, di ba? Kung mag-GCQ man, sana kahit papano may quarantine pass pa rin, di ba? Dahil kahit papano yung quarantine pass helps us eh sa pag-control ng taong lalabas, no? Sana may curfew pa rin, no? Like now, no, ang curfew natin during this MECQ dito po sa Pasig City, sa Barangay San Antonio, is from 8 p.m. to 5 a.m. No? So, ang curfew, alam nyo, wag na lang natin sana tingnan ito na parang kinokontrol tayo or sinasakal. No? Pero it's just a way of disciplining ourselves. Diba? Yung kumbaga, yung lalabas ka ng this oras. Diba? O di kaya, yung oras na ito, diba, yung meron kang parang deadline ng oras ng paglabas, it will help us na mas maging ipaplano natin ngayon yung ating mga paglabas, pagbili ng pagkain, di ba? So, sa akin lamang po, no, wag naman sana natin pilosopohin na itong curfew, no? Nung nilabas yung curfew, may mga ilang pong nagtatanong sa amin, 8 p.m. curfew, paano po pag 10:30 ng gabi, nagutom ako, di ba? Hindi na ho ba ako pwede lumabas? Well, siguro ang aking sagot doon is, sana bili mo na lahat ng pagkain mo bago mag-alas 8. Diba? Disiplina nga po eh, mga kababayan, mga kabarangay. Diba? Planuhin natin ang ating mga lakad. At kada oras kasi ng paglabas natin, lalo na kung hindi planado, yung maisipan lang natin, then we expose ourselves. Diba? Tapos, magtataka tayo bakit tumataas ang kaso. Diba? Magtataka tayo na kung sasama pakinamdam natin, saan ko kaya nakuha. Diba? So, sa akin lamang po, huwag na natin pilosopohin. Alam niyo po, nakipag-coordinate na po kami sa mga tindahan, no, ng pagkain dito po sa ating barangay, particularly yung mga convenience stores and fast food chains. Karamihan po sa kanila, sarado by 8 o'clock. Pinaka-late na po siguro yung 9, no, or 10, no, sa ilang mga 7-Eleven or mini-stop branches. Pero karamihan po, if not halos lahat po, sarado sila by curfew time. So, yung mga magtatanong po, paano kung lalabas ako, nagutom ako after curfew time, pwede ba ako lumabas para bumiling pagkain? Good luck kung meron ka mabibilang pagkain. No? Dahil ultimo mga food establishments ay nakikiisa para po mas mapatupad natin ang curfew ng tama. No? At to discourage na rin people from going out. Sabi nga namin sa mga convenience stores eh, nothing against you sa paghahanap buhay, pero ang sa amin lamang po is, pagbukas kasi kayo after curfew time, parang binibigyan natin ng rason yung mga tao na sana nasa loob na ng bahay na lumabas pa. Which is, somehow, nagiging contributor pa kayo ng mga lumalabag sa curfew. So sa akin lamang po mga kabarangay, no, let's follow the curfew, no, dito po sa ating barangay. Para sa atin naman po ito. Hindi lamang po ito para tayo ay sakalin, no? Pero para sa ating kaligtasan. So ang Pasig City po,
Tinap na po ang ating Barangay San Antonio ambulance Barangay San Antonio pala para mag-transport ng mga discharged COVID patients. So ito pong paglapit sa atin ng Pasig City Government para humingi ng tulong na para maiuwi yung mga kabarangay po natin na tapos na sa kanilang quarantine, no? Sa mga quarantine facilities natin, whether it's Rizal High, yung mga ilang government quarantine facilities na managed by MMDA. So, na-assign na po nila ang Barangay San Antonio as one of the official, no, na transportation nitong mga discharged patients. And so far, nakapag-sundo na kami sa mga quarantine facilities ng mga negative na sila. Kumbaga natapos na nila yung quarantine nila, no, at na-swab na rin sila na kung dati man positive sila, ngayon negative na. So at naiuwi na namin sa kanilang mga tahanan. So we have assigned a vehicle, no, dedicated vehicle na po to, to pick up yung ating mga discharged patients, mga negative patients na po ito. And hindi po ambulansya pinagsusundo namin, no. Isa ho yan sa pinakiusap sa akin, eh. Dahil nga po pag nakakakita tayo ng ambulansya kasi sa ating komunidad, medyo na nagpapanik na rin ang mga tao, 'di ba? So hindi ho ambulansya ang gamit natin dyan. So kami nagpapasalamat sa Pasig City sa pagkakataon na ito na ang Barangay San Antonio ay maging bahagi pa ng mga COVID-19 response efforts, no, dito po sa ating lungsod. And speaking of ambulance, no, ang ating BSA ambulance operations will be or is temporarily suspended for the meantime, no. Magre-resume po tayo ng operations by August 18. Kung tatanungin niyo po ako bakit, buong staff po ng ating ambulance service, no, yung dalawang shifts po na yan are undergoing mandatory quarantine because of exposure sa COVID positive patient. So sa akin lamang po, no, we hope for your consideration and understanding na in the next few days hindi po muna makakaresponde ang ating ambulansya. But then yun nga, pagkatapos naman nito, nung kanilang quarantine ay back to work na rin ang ating ambulance service, no. Yung ilan din po nating mga may ilan din po tayong personnel or departments na shutdown muna namin sa barangay, no. Particularly dito po sa aming opisina because also of possible exposure to a COVID positive patient. So tayo naman po, alam nyo, sabi ko nga, hindi natin maiiwasan talaga, no, na meron at meron sa ating tatamaan, no. Pero because of the efforts also of the barangay council na to ramp up yung aming swab testing, no. So, because of the accessibility of testing, availability of testing, especially sa aming mga empleyado, bago pa sila magkaroon man ng simptomas, nalalaman na namin kung positive sila o hindi, no. And because of this, they get to take precautionary measures more, no, at hindi pa nila para mahawa ang kanilang pamilya. So again, ang ating MECQ, no, again, limited lamang po tayo, ha, sa ating essential travels only, no. Okay. Mga nagtatanong, outdoor exercises allowed din po 'yan, no. So sa akin lamang po itong mga pagkakataon na to na tayo binibigyan ng konting kalayaan, sana wag naman natin abusuhin, no. Let's still maintain our health and safety protocols. Pag sinabing talagang essential travel, sabi ko nga, kung maari maggrocery ka, bangko ka, isang biyahe yan na lahat para isang labasan ka na ng iyong tahanan, 'di ba? Wag naman natin gawin na bangko ko sa umaga, uwi. Tapos grocery ako after lunch, then uwi. 'Di ba? Tapos 5 o'clock labas ulit ako para bumili ng merienda, 'di ba? Parang yung dalas ng paglabas, sabi ko nga po sa inyo, is very risky, no. Tulad niya, nasabi ko na rin, no, ang ating paglabas is limited. So sa akin lamang po, para po mas mapadali ang contact tracing, no, for easy contact tracing,
please, no, make a list na of your trips at saka yung mga taong inyong nakausap, no, ang inyong mga kung kanino kayo may interactions, no. Kasi maraming nagtatanong, paano ho ba yung contact tracing? Ano ba yan? Parang special ba yan na, ano, na sistema? Ganito lang po kasi simple ang contact tracing. Pag ako po, suspect, no, na COVID positive, ang contact tracing yan, tatawag sa akin ng contact tracer at sasabihin, okay, Mr. Lising, saan ho kayo nagpunta nung nakaraang limang araw? Wala, nakaraang tatlong araw. Okay. Sino-sino ang inyong mga nakausap? Ngayon, kung wala ka listahan, kamote, 'di ba? Ano parang nagpunta, 'di ba? Parang ganoon ang magiging sagot natin. So, hindi na natin alam kung sino ang pwede nating nahawaan, sino ang pwedeng nakahawa sa atin, saang lugar kayo nagpunta na meron kayong nakausap na close contact. Kung meron ka mang kung naggrocery ka man, meron ka bang nakausap doon na maaring nagkaroon kayo ng interaction na nagtanggal ka ng mask, di ba? So ito pong mga detalye po kasing ito ang tinetake up ng ating contact tracers, no? Hindi ho rocket science ang contact tracing. Pag sinabing contact tracing, hindi ho siya para bang mga scientists, no? Literal yung translation ng contact tracing. Tinitrace kung sino yung mga may contact kayo in the past days, no? So, kung kayo po, wala kayong journal niyan, wala kayong listahan kung sino man lang, kawawa naman yung makakalimutan yung nasabihin na tao na maari niyong nakausap at nahawaan kung kayo man ay COVID positive nga. Diba? So, yun ang nagiging cause minsan ng pagkalat. No? Kasi nga, sabi ko kanina, diba? I-treat naman natin na lahat ng kausap natin may COVID. Para pa ganun, sa ganong pamamaraan kasi, iiwas ka or di-distansya ka. Diba? Ngayon, pag komportable ka sa tao, diba? Aminin natin, kakalimutan eh. Diba? O tara, kain tayo, sabay. Diba? O di kaya, ito, makikiinom ka ba? O sige, o ito. Diba? So, because of familiarity, yung comfortable ka dun sa taong kausap mo, wala na. Nalilimutan na ang social distancing. And because of that, nalilimutan din natin sila pagdating ng contact tracing. Which is, siguro, yun ang isang lapse ng mga pasyente. No? Minsan, hindi naman lagi. No? Pero there are some kasi na kahit pa paano, nare-relay naman nila lahat ng kanilang mga activities the past days. So that way, nadadalian din sa trabaho ang ating mga contact tracers. So, sa mga hindi kayang mag-stay home talaga, di ba, yung mga medyo maraming palusot na hindi, kailangan ko pumunta doon, kailangan ko bumili nito, kailangan ko magbangko, ilista nyo na lang. Kumbaga, gumawa kayo ng daily diary ninyo nung inyong activities, no? Para, wag naman sana, di ba? Pero if mangyari man sa inyo, madali ang inyong cooperation at coordination sa ating mga contact tracers, no? So, again, ang aking gusto ko lamang po i-reiterate, no, na sa ating barangay, no, sa ating ito, fact na to, ha, katotohanan na to, may basehan na to. Ang common transmission areas natin dito sa Barangay San Antonio is our homes and the workplace, no. So mapunta muna tayo sa homes, no. Bakit? Stay home na nga kami, 'di ba? Meron lumalabas eh. 'Di ba? Meron lumalabas at least one, 'di ba? Kung may one per household tayo na may hawak ng quarantine pass na siya ang gumagawa ng essentials, 'di ba? Pag-uwi niyan, 'di ba? Yun na, ando na ang hawaan, 'di ba? Or yung lalabas, sabi ko nga, hindi mag-iingat pagdating sa labas, di wala rin. So sa akin lamang po, kung sino po ang assigned natin lumabas ng ating tahanan, kung tayo man po ay lumalabas ng ating tahanan para magtrabaho, no? Doble ingat po tayo, no? Which brings me dun sa panawagan nga ng DILG, no? Sabi nga ng DILG, let's practice social distancing and wearing of mask even at home. So, sabi ko nga nung una, marami pang yata nag-bash nun eh. Diba? Parang, ano ba yan? Joke ba yan? Na, paano magmamask pa ako sa aking bahay? Or
or mag-face, paano ako mag-physical distancing sa aking asawa, di ba? So again, yun nga, pilosopo na naman, di ba? Uwi na naman tayo sa pamimilosopo. But believe me, no, totoo po ito, it's true, kailangan po natin gawin, no? Bakit? Yun nga, kung meron tayong kasamang elderly, matanda, di ba? Pagkausap natin, let's wear mask, lalo na kung tayo yung lumalabas, di ba? Let's keep our distance. Diba? Yun po. Pag may kasama tayong buntis, diba? Sa mga bata, ganun din po. Diba? Mahirap man pong isipin, no? Pero kung ikaw kasi lumalabas, no, at nakikita mo yung nakikipagsapalaran tayo eh tuwing labas labas natin ang ating mga tahanan kasi 'di ba? Foreign area 'yan eh, hindi ba? Hindi naman ikaw naglinis nung bangkong pinantahan mo eh at ang dami na ring nagpunta doon eh. 'Di ba? Or sa grocery, hindi naman ikaw ba naglilinis noon? So, hindi natin alam ang level talaga ng kalinisan ng mga 'yan. Ng mga establishments, 'di ba? Or even sa opisina ninyo, 'di ba? Kaya ang masakit po diyan is yung meron kayong makuhang virus at maihatid nyo sa inyong mga tahanan. Kawawa naman po ang ating mga kasama na nagsistay home na nga, 'di ba? Tapos biglang mahahawaan pa sila. Meron po tayong mga ilang cases sa Barangay San Antonio. Hindi ho lumalabas ng bahay pero nagko-COVID positive. Diba? Sino naghahatid? Driver. Kasambahay. Diba? So, syempre, sila ang ating mga pinakikisuyuan eh, para gawin ang ating mga errands. No? Sa kasambahay, siguro, nagsisimula talaga sa driver. Kadalasan si driver, no, stay out siya eh. Hindi siya stay in, hindi siya matutulog sa inyong ano. So, pag umuwi yan sa kanilang bahay, alam ba natin kung anong level ng pagkaselan? Alam ba natin ang level ng kalinisan? Alam din ba natin kung sumusunod si manong driver sa mga health and safety protocols pag uwi niya? O di kaya nakikipag-inuman siya sa kapitbahay, nakikipag-chismisan sa mga kapitbahay niya na walang mask? So, diyan niya mako-contract yung virus and then pag-report niya sa inyo sa trabaho, di mag-i-errands na siya kasama nung kasambahay. Si kasambahay na ang kanyang mahahawaan. At ang malas lang kay kasambahay, siya ang medyo mas mahina ang immune system. So ang nangyayari, after a couple of days, magmamanifest na ang symptom sa kanya. So isa ho yan sa mga nagiging common cases ngayon, no? Kasama na rin diyan yung mga working members of the household, no? Pumapasok sa opisina, kung ano man ang kanilang profesyon, pag-uwi sa bahay, since feeling nila ay safe na ako sa bahay, andito na ako, naka-uwi na ako. Pero hindi nila alam, maaring sila ang may naihahatid na virus sa kanilang mga kamag-anak, mga kasama nila sa bahay. Kaya yun nga yung sinasabi ko na doon nagkakaroon ngayon ng transmission sa bahay. No? So let's be more conscious lang po, no, sa ating mga paglabas, no. Sabi ko nga, hindi ka mamaiwasan, hindi mo mamapigilan lumabas, mag-ingat ka naman, 'di ba? Kung ikaw naman ay stay out na empleyado at nagre-report ka lang daily sa iyong amo, pag-uwi mo naman sa iyong bahay, doble ingat, 'di ba? Mag-ingat ka as if andyan pa rin ang amo mo na kinukulit ka na, uy, mag-ingat ka, or uy, magsuot ka ng mask, di ba? Or uy, social distancing, di ba? Sana yung subconscious na lang natin, yun ang ating maging, yung parang conscience na natin, di ba? Na magsasabing mag-ingat pa rin kahit wala na tayo sa ating mga, sa ating pinagsisilbihan, di ba? So which brings me naman, workplace dilemma, no? Isa sa ating, isa sa mga common, no, na breeding grounds also of COVID-19, yun nga is workplace safety dilemma, no, na nararanasan natin dito rin po sa Barangay San Antonio, no. Karamihan po ng ating active na 30 active cases work related, no, work transmission doon nila nakuha sa kanilang opisina. Bakit? Diba? Maaring safety protocols are not observed, familiarity sa ating mga katrabaho, 'di ba? Alam ko nakukulit na kayo, paulit-ulit ko sinasabi yan sa aking mga updates, no? Huwag tayong masyadong pakampante o magtiwala sa ating mga katrabaho, no? Dahil ang mga katrabaho natin
hindi natin alam din ang kanilang selan or ang kanilang sinusunod na health protocols pag uwi niyan sa kanilang mga tahanan. Diba? So pagdating natin sa opisina, diba, ano ang sinabing mga hotspots? Canteens, pantry, kung saan sabay-sabay kumakain ng tao, smoking areas, diba? So ito yung mga nagiging areas of transmission, no, sa ating workplace, no. Kaya ako nananawagan, no, sa ating mga employers, no. Let's maintain health and safety protocols, no, sa ating workplace, no. Marami kami nakukuhang feedbacks, no, from employees na nire-report yung kanilang opisina na keso hindi sumusunod sa protocols or in support. So sa akin lamang po, mga employers, no, let's try to keep the workplace safe, no. Let's keep the workers at a minimum. Alam ko lahat tayo, yung mga nagnenegosyo, nagahabol tayo ngayon, 'di ba? I mean, marami na ring nalugi, marami na ring nagsara. So siguro yung mga ibang negosyante, para makabawi dun sa mga losses nila in the past months, nagdo-double time ngayon sa pagpapatrabaho sa kanilang mga empleyado. Ngayon, ano nangyayari? Yung minimal workforce, minsan hindi rin nasusunod. Diba? So sa akin lang, kung magkakasakit ang mga tao ninyo, eh baka mawawalan at mawawalan kayo ng empleyado. So please, no, let's try to maintain that health and safety protocol sa ating workplace. Sa ating mga empleyado naman na nagko-complain sa amin, nagpaparating ng inyong mga complaints sa amin and concerns sa inyong workplace, okay lamang po, no? Hindi ako nagko-complain, ha, na pinararating nyo sa amin, no? Pero sana, pag pinarating nyo sa amin, kahit papano, may coordination na rin kayo sa inyong employer. Diba? Kung kayo ay nasa building, may coordination na rin kayo dun sa inyong building admin. Kasi po, ang barangay hindi po talaga mapupuntahan ang bawat opisina, no? Barangay San Antonio is home to about 20,000 business entities, no? So, kung iikutin ko po 'yan bawat isa, 'di ba? Baka 2 taon na hindi pa ako tapos, no? So, yung micromanaging, we empower the building administrators, no, of their respective properties, no. Parang sila yung mga barangay captains diyan, eh, sa bawat building pa, no, para ma-monitor itong mga tenants natin. Kaya nga ako nananawagan din sa ating mga building admins, no. Tulungan niyo naman ang barangay, no, para po ma-enforce natin ang safety standards, safety protocols sa inyong mga tenants, no. Communication lamang po 'yan, eh, no. Sa akin kasi minsan ako rin nahihiya sa mga nakukuha kong complain kasi parang napapahiya ka agad yung kumpanya, 'di ba? Pwede naman 'yang pag-usapan, eh, 'di ba? And siguro nakakalimot lang din minsan ang ating mga employer. So sana maganda ang relationship ng employer tsaka employees, 'di ba? I'm sure pag meron naman kayong sinuggest, lalo na if it pertains to health, no, and safety, makikinig at makikinig naman ang ating mga employers. At ganun din kung matatawag natin ng pansin also ng building admin, no, ng ating mga opisina, eh siguro po a-actionan din naman nila yan. Dahil wala ho ata akong nakausap na building manager or property manager na nagsabing wala silang pakialam, no. Nung pagka pinaparating ko sa kanila itong concern ng mga office workers, kaagad naman sila, sige po, sisilipin namin, coordinate kami sa employer nila or dun sa tenant nila mismo, no. Intindihin din ho natin, ang barangay hindi basta't pwedeng pumunta sa 22nd floor nang walang paapaalam, no. We still respect, ika nga, that private property, at para kami makapanik, magpapaalam pa rin kami sa building admin, eh. Diba? Para kami pahintulutan umakyat to make an inspection. In most cases, sinasamahan pa ako mismo ng property manager o ng kanilang representative para makita po talaga kung safe, no, yung workplace, no. Sa mga restaurants, believe naman ako sa kanila dahil most are really compliant, no.
at nasusunod yung mga safety standards. Dito po tayo ngayon may challenge sa mga offices, no? So siguro sa aking mga kabarangay na nagtatrabaho dito sa ating sa Barangay San Antonio, yeah, kung meron kayong tingin nyo na kailangan i-correct, no, or i-improve, no, communicate nyo lang sa inyong mga admins or sa inyong employers, di ba? Kung pararating nyo sa amin, walang problema, a-actionan pa rin namin yan. Pero again, lilinawin ko lang, may protocols pa rin akong susundin. Kung ini-expect nyo ay bigla akong susugod nun na parang akong mangre-raid lang, ay hindi po pwede yun talaga. So, sa aking mga kabarangay, no, let's practice yung mga health and safety protocols sa ating bahay, sa ating opisina, kahit kayo ay komportable sa isa't isa or familiar kayo sa isa't isa. So, again, always wear your face mask properly, ha? Properly, wear your face mask properly. Wash your hands frequently, no? Hygiene, no? Very important 'yan, 'di ba? Social distancing, no? Maintain your distance, no? Kahit kakilala nyo, kahit sabi ko nga eh. Bakit tayo pagka sa kliyente, kunwari ikaw ay isang bangko, 'di ba? Bangko. Ang dami niyo mga nakaharang na ganyan, 'di ba? Mga barriers, 'di ba? Bakit pag kliyente parang kayong takot-tatakot, 'di ba? Ingat na ingat kayo. Pero doon sa katrabaho nyo, halos magdikit na ang siko nyo, hindi kayo nagrereklamo. 'Di ba? I still don't see the point, no? Pero 'yan yung aking iginigiit po sa inyo. Pag hindi natin kakilala, diring-diri tayo. Halos talagang isang metro ang layo. Pero pag kakilala na natin, katrabaho natin, familiar tayo, ay okay lang kahit na skin to skin, 'di ba? Magkiskis na siko, okay lang. Mali. Mali po yung ganung mentality at doon po tayo natsatsambahan ng mga kabarangay sa aking mga constituents. Doon po tayo nagkakaroon ng lapses, 'di ba? Minsan sa akin dito yung tao pag pumunta sa akin, tatanungin ko, distansya tayo, ha? Ay, di, okay lang, 'di ba? Wala naman siguro kayong ano, COVID, sasabihin sa akin, ha? Paano ka sigurado? 'Di ba? Gaganunin ko. So again, no, let's treat ourselves, no, treat everyone as if meron, 'di ba? Hindi ko mo kilala nyo, hindi ko mo komportable kayo, ay lusot na 'yan. Naniwala kayo, doon tayo matsatsambahan pag kayong lapse na 'yon na sa hindi ka kilala, maingat ka. Pag kakilala mo na, hindi ka na maingat. Huwag na huwag po sana ganun po ang maging mentality natin. Maintain pa rin social distance, 'di ba? Yung mga safety protocols. Kahit komportable kayo, kahit familiar kayo sa taong 'yon, i-maintain niyo pa rin. And last but not the least, stay at home kung hindi naman po talagang kailangan lumabas. Last week, 'di ba, yung panawagan, voluntary ECQ, meaning kung wala ka naman talagang gagawin, wala ka rin naman papasyalan talaga. Stay home na lang, no? At yung lalabas na lang is really yung may quarantine pass, no? Actually, nag-release na nga pala kami ng sarili naming quarantine pass, lalong-lalo na dun sa mga bagong lipat dito sa ating barangay, sa nakawala, no? Merong nakawala ng mga old quarantine passes nila at yung naitapon na, no? Dahil akala nila hindi nagagamitin ever itong quarantine pass na ito. So, nagre-release kami yan sa security office namin every day po, Monday to Sunday, 8 a.m. to 6 p.m. So, just bring a proof of your residency dito po sa ating barangay. At ipo-photocopy lang namin yan and then we will issue you your quarantine pass. Para nga naman pag nag-grocery kayo, yung mga ibang mga establishments kasi, 'di ba? Hinihingi, no? Hinihingi nila yung or gusto nila ipakita mo ang iyong quarantine pass. So sana wag na nating pilosopohin din ito, no, na yung quarantine pass ay kung ay maging lisensya pa natin para labas tayo ng labas, no? So even though we have the quarantine pass, let's plan our trips outside of our homes well, no? Kung kaya nga ng isang labas na lang, gawin na natin lahat ng errands natin. Kung pwede nga, 'di ba? Sa isang linggo, twice or
twice a week na lang pinakamarami na siguro na inyong paglabas ng inyong bahay. Lalo-lalo na naman po kung kayo'y work from home naman din. So, again, sa aking mga kabarangay, please do like our Facebook page, Barangay San Antonio Pasig City, Barangay San Antonio Pasig Web TV, and please join our Viber group, no, na Barangay San Antonio Pasig City. No, dito nyo makikita ang ating mga updates, no, schedule ng rolling stores, yan, sinabi na namin yan, ang regular na yung rolling store, no, minsan may magme-message pa rin sa amin, meron ho ba ngayon dito sa Mega Plaza? O meron ho ba dito sa Pearl Drive? So regular na po yan sa ngayon. Okay, mga kabarangay, sa ngayon lang po yan. Kasi nga, again, the quarantine state, hindi natin masabi pero kung gaano katagal. But as long as there is a quarantine state and we need to help to decongest yung ating mga pamilihan, mga groceries, ay itutuloy pa rin naman natin ang ating mga rolling stores, no? Sa Facebook, mag-a-announce din kami ng aming mga webinars, no? Magkakaroon kami ng webinar ulit this month of August, no? Antabayanan niyo na lamang po. Ayoko i-preempt 'yan eh. But we will be posting kung ano po ang magiging paksa at yung resource speaker natin para po sa ating webinar for the month of August, no? At antayin niyo rin po ang aming partnership with High Precision, no, Diagnostics Clinic, no, para po mas maging accessible po sa ating mga kabarangay ang testing, no, para magkaalaman na po, no, pagdating po dito sa ating dinadanas na pandemic. So ang aking pagpapasalamat po sa lahat po ng mga barangay employees, sa ating barangay council, SK council, sa ating mga staff, no, na tirelessly working and serving our community. Gayon din ang ating mga constituents, sa ating mga netizens, no, very active pa rin. Marami pa rin tayong mga barangay patrollers, no, na nakakatuwa naman. I mean, ang laking tulong po pag meron kayong mga nare-report sa amin na kailangan naming aksyonan, kailangan naming tugunan. And siguro that's the beauty of having an inclusive barangay, no. At least napapakinggan natin ang boses, no, ng publiko, at nakakatulong namin ang ating mga constituents na mas maging efficient, no, ang ating pagseserbisyo dito po sa ating barangay. At rest assured, no, tulad ng aking laging sinasabi, maaasahan niyo po ang Barangay San Antonio na magseserbisyo sa inyo at maglilingkod sa abot ng aming mga makakaya. So sa aking mga kabarangay, huwag po nating kakalimutan magdasal. Manalig po tayo, no, kasama ng pagtsatsaga at pagsisipag ang ating ding faith, no. We need that also to keep us grounded, to keep us humble, to give us inner peace, no, sa ating dinadanas po na pandemic. So muli sa aking mga kabarangay, may we all stay safe and may God bless us all. Maraming salamat.